Good morning mga ka-auto ulit. Nakita ko ulit tong unit na to. Pag-usapan natin ang unit na sinasabi ko. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po yung channel namin. At pag-usapan natin yung unit na to, yung nasa likod ko. Yung mga nanonood po sa amin, 92% po nung hindi nakasubscribe. So please, pakisubscribe naman po yung channel namin. At makakaasa po kayo na lagi po mag-upload ng videos dito, ng unit dito sa showroom. Simulan natin ang unit na sinasabi ko after ng intro na to. So ang pag-usapan natin na unit, kapatid ito ng Light Ace Pickup, Light Ace Cargo, Light Ace Panel Van. Mga na-upload ko na yon, pero tong isa na to, hindi pa. So, nahulaan nyo na ba kung ano yung isa pang Light Ace na i-video natin ngayon? Comment nyo lang below, pag-usapan natin. Pero ito na, sasabihin ko na. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, Light Ace FX manual. Tignan natin kung bakit nga ba siya tinawag na FX. Tara, samahan niyo ako. Ito na ang Light Ace FX. Ang presyo niya, 727. Tignan natin yung makina. Simulan natin sa makina, syempre. Doon tayo lagi nagsisimula. Ay, sa una, sa history. Ito nga pa lang, mga Light Ace na to ay galing sa Indonesia. Nagkamali ako sa sinabi ko sa mga video ko na Japan, pero galing siya sa Indonesia. Okay, tignan na natin ang makina. Ganun pa rin. Ang makina niya, nasa ilalim ng upuan, katulad ng High Ace Decontent. Yun yung kung saan yung makina niya. Okay, ganito lang yon. Para mabuksan natin yung makina niya, i-bend lang natin. Andito yung stick. I-bend lang natin.
Yan. Then move backward. Tanggalin ang mga clip. Ito. Itong clip na to. Yan. Ganon din sa kabila. Itong clip na to. Yan. Okay. Pwede nang makita ang makina niya. In 5, 4, 3, 2, 1. So ito yung makina ng Toyota Light Ace FX manual. Katulad ng mga ibang Light Ace, nasa ilalim siya ng upuan. 1.5 engine si Toyota Light Ace. Ang eksaktong displacement ng makina niya is 1,496 cc. Yun yung eksaktong displacement. Ito ang makina ng Toyota Light Ace FX. 4-cylinder inline, 16-valve, DOHC, at dual VVT-i na siya. 1.5 yung makina niya at ang eksaktong displacement ng makina niya is 1,496 cc. Yun yung displacement niya. Maximum output niya is 98 PS at 6,000 RPM. Meron na rin siyang maximum torque na 138 Nm at 44 RPM. So, ganun kalakas yung makina ng Toyota Light Ace FX. Tignan naman natin ang side at ilaw niya. Ito yung ilaw niya, halogen type. Yan, yan yung mukha ng Toyota Light Ace. Yan. Then, punta naman tayo sa side. Ay, hindi ko pala nasabi ang gulong, pero ito yung gulong niya. Ang gulong niya, ang size ng gulong niya, 175R14C. Yun yung size ng gulong niya. Punta naman tayo sa side. Black yung door handle niya. Yan, manual pa. Makikita natin dito yung manual lock pala, sorry. Then, sa window, ito, manual lang din. Ito, yan. Okay? Hindi naman siya ganun kahirap itaas. Ang legroom niya, ito. Maluwag yung legroom niya. Then, yung room height, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Ito yung room height niya. Ang laki, no? Isang dangkal. Then, meron na rin siyang cup holder dito. Airbags na dalawa, passenger at driver side. Yun yung airbags niya. So, ang luwag, meron pa tayo ditong lagay ng dokumento. Napakaluwag nito. Napakagandang ipang business ng Toyota Light Ace FX. Puntahan naman natin ang likod at makikita na natin kung bakit nga ba siya tinawag na Light Ace FX. So, yan yung upuan niya. Dito yung gas tank niya. Yan. Yung iba kasi sa High Ace doon sa kabila. Ang gas tank niya. May mudguard na rin sa likod. Then, ito na. Nakikita nyo na ba kung bakit FX yung tawag natin sa kanya? So, ito na. Ito na yung likod niya. Pwedeng makaupo siguro 12. 3, 6, 9, 12. 12 nga. Walang aircon pero pwede mo siyang palagyan ng aircon. Maximum capacity nito 720 kilograms. Then, ito yung flooring niya, bakal, syempre. Then, yung pinakantuntungan dito, bakal din. Rear combination lamp, ito.
Yan, ito yung Light Ace FX. Manual na rin yung lock. Ito, then may door handle dito. May handle din dito sa taas. Yan. So, nakakatawa at may ganito na si Toyota na pwedeng tumalo sa mga competitor namin. Di ba? Napakaluwag. Yan yung bintana niya. Yan. Siyempre, nabubuksan yan. Yung apat na bintana niya. Sa parking, hindi kayo mangangamba. Kasi, ang overall length niya is 4,300 mm. Ang overall width niya is 1,675 mm. Yung height niya, 2,015. Yung wheelbase niya, 2,650. 5-speed manual, si Toyota Light Ace FX. Then, pasukin natin yung driver side. May lock din dito, manual. Sa power, sa window, manual din. Cup holder dito. Punta tayo sa steering. Yan. Nakasakay ako. Humawak ako sa grip assist para mas mabilis ako makasakay. Ito yung steering wheel niya. Yan. U-retain to. Ito yung sa ilaw. Yan. Hindi siya push start. Rotary type lang siya. Then, ito yung radio niya. 2 din. May Bluetooth. May FM. At AM. Hazard aircon. Ito. Press nyo lang to. Yan. Then, ito yung thermostat niya. 1, 2, 3, 4. Ito. Yan. Then, meron ding lagayan dito ng coins. Ayan. Lagayan ng documents. Kanina, nasabi ko na. Regular handbrake. Armrest, wala pa. Pero kung gusto nyo palagyan, pwede rin naman po. Sa sun visor, ito, wala siyang vanity mirror dito. Wala rin vanity mirror sa driver side. Room lamp, ito. Ayan. So, yun yung ano, specs sa Toyota Light Ace, nakita na natin. Magandang pang business to. Pang Lala Move, pang estudyante. Walang aircon, pero yun nga, convertible naman siya. Pwede nyo palagyan ng aircon. Pag kailangan nyo ng, yun nga, school service, pwedeng-pwede to. 727,000 pesos lang. Pwede nyo na siyang ipasok sa business, sa Lala Move, sa Transportify, sa mga school service. Yan, pwedeng-pwede na. Napakamura. Then, Toyota pa. Napakatibay, syempre, pag Toyota. Ibang Toyota. Sabi nga nung customer ko nung sa kumuha siya ng Avanza, sinwap niya yung Ertiga niya. Sabi ko, sir, bakit Avanza, seven-seater? Seven-seater din naman po ang Ertiga. Ang sagot niya lang is Toyota. So, yon. Kung nagustuhan niyo itong video na to, paki-like naman po, paki-subscribe, paki-share na rin sa mga tropa nyo. Sana po sa mga nanonood, mag-subscribe po kayo kasi lahat ng nanonood sa amin, 92% po doon, hindi po namin subscribers. So please, sana po mag-subscribe na rin kayo. Huwag nyo na rin pong skip yung ads. Then, kapag may mga tropa kayo, sabihin nyo, i-subscribe yung channel namin, paki-like, paki-share. Huwag po sana kayo magsasawa manood. Kung may tanong kayo, PM nyo lang po ako or iiwan ko dito sa, ipa-flash ko dito yung number ko. Ito yung number ko. Yan. Tawag lang kayo. Kung di ko masagot, message lang kayo. Babalikan ko kayo ng tawag or magre-reply po ako sa text nyo. So, maraming salamat po at umabot kayo sa puntong ito. Sana po, hindi po kayo mag-skip ng ads. Mag-skip man po kayo, siguro kung ang ads ay 2 minutes, manood lang kayo ng 1 minute, malaking bagay na po sa amin yon.
Maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Kay Sir Henry Tamano Jr. na lagi nagko-comment sa amin. Huwag po kayo sana magsasawa na mag-comment sa amin. Sa lahat po na nagko-comment sa amin, huwag po kayo magsasawa na mag-comment sa amin. Sana po hindi po kayo magsawa na suportahan ng channel namin. Hanggang dito na lamang po. Kung hindi nyo nagustuhan itong video na to, i-dislike nyo naman. Pwedeng-pwede naman din po yun. Walang problema po yun. Mag-comment din po kayo kung ano po yung mga pwede naming baguhin sa videos namin, sa pag-vlog ko, sa style na pag-vlog ko. Mag-comment na rin po kayo. At yun nga, maraming salamat. Sana po isubscribe nyo po yung channel namin. Hanggang dito na lamang po ang video na to. Mag-usap po ulit tayo sa mga susunod na videos. Marami pang unit sa showroom. Ayan pa. So, iisa-isahin natin yan. Altis G yung next natin. Avanza E-Manual. Vios J-Manual. Abangan nyo po. I-upload din namin yun. I-video po namin yun. Okay po. Hanggang dito na lamang po ang kwentuhan na to. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!